10 seconds remaining. VG Gaming's turn to ban. Evil geniuses turn to ban. VG Gaming's turn to ban. Evil geniuses turn to ban. Five seconds remaining. Gaming's turn to ban. Evil geniuses turn to pick. Five seconds remaining. VG Gaming's turn to pick. Puck! Five seconds remaining. VG Gaming's turn to pick. Lich. Five seconds remaining. Evil geniuses turn to pick. Five seconds remaining. Evil geniuses turn to back. Tiny. VG Gaming's turn to ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 Gaming's turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. And welcome back sa ating game 2 between Vici Gaming and Evil Geniuses. Geniuses sa ating Geniuses. Evil Geniuses. Best of 3 series, mga sir. And game 1, nakakuha ng VG Gaming. Tingin mo, 2-1? Tingin ko 2-1 to. 2-1 tapos, panalo? Panalo siguro, EG. EG? Nararamdaman ko reverse sweep to. Ah, talaga? Nararamdaman ko reverse sweep. VG taya ako magcha-champion dito. Ayan, upper bracket lords. So, VG Gaming, Leech Doom yung kanilang pick dito. Sa ito naman ng EG, Puck, and Tiny. So, itong Puck, bibira kung maita ay Ramses, baka hirin ni, ano to, ni Abed. Tingnan natin. Pero... Doom kasi, parang pag ikaw yung pack, mag-aalangan ka talaga sa, ano, sa positioning mo pagdating sa team fight. Kasi parang hindi ka masyado makapag-overcommit. Pero na lang kung support ka. Ah, yun. Pwede ka mag-overcommit kasi hindi ka madudum eh. Na parang mas may ibang priority sa'yo. So, sa tingin ko, baka i-offlane na lang nila na pack to. Siguro naglalaro naman si Ramsey siguro ng pack. Oo. Evil geniuses turn to pick. Oo, ba dun? So, mukhang 4 Doom. Oo, 4 Doom. Okay. Either 4 Doom or Abaddon yung ano, yung 4. Dahil sa tingin ko, ano to, offlane na Abaddon na to. Pero at least may save potential sila sa coil dito once na mabreak. Pwede mo agad i-apotic. I-break mo na lang, tapos apotic mo, Rama. Para hindi na eh para hindi na siya nasa duration ng ano, no, para hindi maka-free or maka-free skill yung EG dito. 5 seconds remaining. Manalo, sabi ni Mark Anthony Centeno. Mark Anthony Centeno. Taga ka, may ba may kilala kayo sir na ano, si Aldrin, Aldrin Centeno, mga taga Amoning. And bukas TNC versus Liquid sir. Second series. TNC versus Liquid. Mga alas 8 or alas 10. Depende. 8-2 siguro. 8. Lagi eight matagal kasi per series eh. No? Okay. Magsisimula ng 5:30, matatapos mga 10-11. So parang yung pick dito na EG ng pack tiny, yung kuntiti naman yung parang magiging combo nila dito is coil, tapos ito toss para may break yung coil. Parang nabosat na agad na ano, ng aba doon. Ah, ba, hindi. Taga Bacolod. Ah, Bacolod. Kala ko lang baka may kamag-anak yung taga ano, QC. O, tiyan natin kung ano ipipick dito ng EG. Pero or balik na naman, toss back to coil, mga ganun. Pwede siya nagpumick dito mga elusive na hero. Kasi kung tingnan mo side ng VT Gaming, wala silang masyadong lockdown. Wala silang reliable lockdown.
pag ano kaya to, since last pick VG Gaming, kung mababasa nilang core na pack to, baka mamaya mag-gravy pa sila. Okay, bench na. Para so, pangit kung mag-gravy. Magan sila dito, bench draw. Pero pwede, pwede na, pwede naman i-deny ng VG Gaming. Pwede sila, sila yung mag-draw dito. Or pwede siguro mamaya gawin ng EG dito. Vengeful Medusa, parang ginagawa ng Fnatic kanina. Fnatic mahilig sa Medo talaga. Hmm, nagme-Medusa. Sila, sila sa tournament to sila lang nagme-Medusa. Ah, deny pick na. Dinay nila. Kahit naman deny pick, maganda pa rin para sa draft nila. May abadong ka naman. Tsaka kahit wala naman kasama si Draw Ranger na Vengeful, OP pa rin si Draw eh. Mm. Tiyan natin ko nung... Di ba nga nung ano, nung nade, nung tawag na nerf si Draw na wala sa meta. VG sakto Gaming's labas pa ng item yun ng Immortal nung pana. Si Marksmanship. Oh, pero uy, start. Start pa rin dito si ano, si RTZ. Ito pwede to kung gantong game, pwede kang mag-ags agad tingin ko sa start. Para at least pwede mo i-dive in draw. I-draw. Siguro nagpick din siguro ng ano dito ng Slark itong EG. Kumbaga pangpanalo mo ng lane kasi matik naman siguro doon tsaka abad nung magkasama sa lane eh. So at least pwede niyang i-punish dito yung dalawang mini, pwede niyang stakan ng essence ship. yung sa yung kay Kuya Job daw na ano na channel. Puro commercial lang sinasabi. Si Kuya Job. Ah, hindi. Oh, nasa isip ko si Batman. Napaghalo ko sila minsan. Kasi nga, di ba, mga trash talker din. Ayaw, si Kuya Job tsaka si Batman. Geniuses. Gusto ko lagi yung trash talker ni Kuya Job tsaka ni Chibibi. Ah, sa, ano, sa Lupon, no? Burst, eh. So, itong VG Gaming, last band, Team Verso. So, siguro na-expect nilang ano talaga to, mid-pack. Pero possible pa rin na ano to eh, na offlane pack eh. Depende na lang. Magulo pa eh. Oh, sobrang flexible nung lineup nung ano. I mean, yung first two picks ng EG kasi yun nga yung tiny pack. Siguro, pwede silang pumik dito sa inang EG ng hero na wala masyadong disable. Na di siguro na ano, masyadong matagal yung cooldown ng mga skills. Kumbaga parang gagawin lang nila ng ano nung game 1 na mabilis yung ano pace ng laro. Evil geniuses turn to pick. Kuya Tom na to, sabi ni Lester Palayan. I-abuse ng EG yung ano yung cooldown ng Doom. Bagan ulit gawin nila. Pero kung EG, tingin mo ako mag-storm? Pwede, pwede sila mag-storm. Kasi, kaso may Doom. Hindi, I think okay lang kahit okay may Doom. Lang, eh. No? Kasi meron kang pack na pwede mong pag-disengage sa team fight. Meron kang bench pool na may swap. I think okay lang Storm dito. Kasi may medium. Kailangan mo ng gap closer para kay Draw Ranger. Eh. Di pwede si Slark lang. Hindi, oh, hindi talaga. Tingin ko Storm or... Kung ka pwede rin. Kung ka pwede nga. Sino ko ba? VG Gaming's turn to pick. Arcordin? Okay. Hindi naman siya gap closer na hero, pero yung magnetic bubble. Yung bubble, magnetic field niya. Yung bubble niya, malaking tulong against sa mga right leg ni Draw Ranger. Ang di ko alam kung gumagana ba yung bubble niya sa multi-shot. Hindi, hindi. Pasok yung multi-shot doon. Ah, pasok pa rin yung multi-shot. Okay. So, true strike pala yan. Yung multi-shot. 10 seconds remaining. Pasarot po kay Mark Ryan Remolio. Yan, sarot sa'yo. 5 seconds remaining. Kaya natin ko nang respond dito ng VG Gaming. Mid na lang ko lang ng VG di, kasi sila pwede mag-storm eh. Okay siguro yung matchup ng Storm vs. Aquarden. Kaso, meron kang dalawang leash eh. Meron kang pack tsaka slag. Tingin ko pwede kang mag-OD ulit. Magandang pick na para sa akin. Although, kayang i-dodge ni Slag yung mga lockdown na pwede i-provide ni Kungka. Pero at least kailangan mo ng ano dito, ng heroes na pwedeng pangpatay dito kay Aquarden once na makita mo. So, ayan, X-mark tas comboin mo agad, diba? Kape at Yossi para sa mga kawombo. Magpuyat at mag... Ano? Magpupuyat tayo dito. Para sa EG. Oh, ako yun lang din puhunan ko dito. Yossi kape lang. Oh. So, Ramses pack nga to. Ramses pack din, Aquarden mid. Offlane na pa kasi ano, sobrang okay pa rin talaga. May iba lang yung item mo. Tama, tama. Tsaka medyo mababa nga lang level mo. Pero malas din kasi sa mag-dominate ng ano ng lane. Ng lane si pack eh. Ang taas ng base damage. Ang hirap patayin, di ba? Sobrang mobile. Ang kasi ako, kahit ako ginagawa ko ngayon dyan, parang since level 15 mo pa makukuha yung phase shift attack, mag-ano muna ako? Dagger Yules o kaya Dagger BOT, mga ganun. Pag wala naman masyado pang huli yung kalaban, Dagger BOT. Pero pag may malakas yung catch, may silence. Kuha Dagger Yules. Tapos, tsaka ka makapag-maelstrom. Sakto yun pag level 15 mo. Pero hindi, okay pa rin ba ngayon yung ipak na, no?
yung 30 damage siya pa ship attack. Para sa tingin ko mas okay yata na mag-magic. Hindi, ako kinukuha ko pa rin kasi level 10 30 damage malaki pa rin 'yun. Ipapatong mo pa sa base damage. Okay. Pati mo rin right click. Hindi kasi masyado nang nagpapak. Tsaka pwede mo kasi siyang i-ano, laruin na parang na split pusher. Ah, sabagay. Kasi hindi mahirap kang hulihin, madali kang makaka-out, 'di ba? Tama, tama. Pasharot po mga lods si Shane Neil Arellano. Shoutout sa inyo dyan, sa lahat ng nanonood. So, share nyo na yung mga stream. Game 2 pa lang tayo. And so far, yung draft naman dito ng EG, looking strong. So, may potential na makakita tayo ng game 3. Pero knowing kasi Vici Gaming. Ako, Vici talaga ako eh. Ah, Vici ka ba talaga? Vici fanboy. Pero OG pa rin. Kaya nga, pakilala muna natin ang ating mga players on their heroes. Simulan ko sa side ng VG Gaming, Euros on the Draw Ranger, PYW on the Doom, DY on the Lich, kung ka naman sa kay Ori and then Yang on the Abaddon. Ah, sa side naman ng EG, we have Easy, sa kanya Slark, si Abed on his Arcoar, then si Fly on his Vengeful Spirit, Ramses sa kanyang pack, and Crit on his Tiny. Standing 1-0 in favor sa VG Gaming. Mm. Tingin ko long game to. Ah, sa tingin ko rin. Arcoar din eh. Arcoar din kasi. Mm. Bira ka makakita ng ano ng Arc Warden na mabilis fast lang yung laro no yung fast game kasi Arc Warden talaga ayan isa yan sa mga hero na linear yung item yung first three items niyan pero pagdating ng mga ano na yung pag nakuha niya yung tatlong core items niya pwede na maging mag pumalag adjust no? Yan oh. Kasi ano usually talaga yan? Naman talaga kinukuha diyan Mjolnir tas siguro yun yung tatlo mong first item, Midas, Mjolnir, Boots of Travel. De, pero ngayon, nakikita ko hindi na sila nagbumidas kasi sobrang mahal eh. Kasi mahal. Usually, nakikita ko tatlong raid ban or apat na raid ban pa nga minsan nakikita ko eh. Tapos, dagaan na lang Mjolnir. Mjolnir threads. Ako tingin ko, mababawi mo naman yung value ng Midas. Kasi kung kukunin mo yung plus 8% na reduction. Ah, CDR. Yung CDR, asan pero siya? Parang sa ngayon kasi wala na ata kumuha niya CDR kay Ike Warden. Bas priority nila eh. Hindi, kaya yan, kikong ka yan eh. Kung ba yan? Kikong na talent 3 yan eh. Ayan, kala ko na iba eh. Sabi ko, bakit parang bago lahat to? Eh, di ba nag-acquarden ako? No. Ayan, yung kung kukunin mo yung cooldown reduction, masasulit mo pa rin yung Midas kahit na pinamahal kasi mabilis ka pa rin naman mag-farm. Saka isipin mo, dalawa kasing Midas na gagamit mo. So, yung XP, yung farm, mas ano, okay pa din kahit na na-nerf yung Midas in terms of price. Pero karamihan sa manigito ko yung nag-acquarden ngayon, ha? Hindi sila masyadong nag-CDR. Kinukuha pa rin nila yung attack speed. Pero dati kasi nung 10% pa lang yung CDR niyan, yan, madalas kinukuha nila yung CDR. Tapos 30 lang yung attack speed, or 20 lang ata. Kaya di nila masyado kinukuha yung attack speed. Ako pero ngayon kasi sobrang laking bagay yung 30% attack speed eh. Ako naman kasi, ang tingin ko doon na parang, yung CDR kasi magbe-benefit yung sa ano Midas. May, yung, hindi, yung Tempest Double mo. Sa Tempest Double. Pagdating mo ng higher levels. Pati sabagay. Sa ano, yung sa spark rate mo, yung mga ganun. Kumpara sa attack speed. Kukuha ka na may attack speed na item na. Oo, oh, kasi yun din naman talaga yung itemization mo. Mag-Mjolnir ka, attack speed yun. Tapos mag-Orchid ka, attack speed din yun. Pwede ka pa mag-Butterfly Moonshard, attack speed din yun. Pero, di ba, may max capacity lang ang attack speed. Ah, tama, tama. So, para sa akin, mas in the long run, mas magbe-benefit ka sa ano, sa reduction. Oo, kasi hindi lang naman skills mo eh, pati items mo maapektuhan nun eh. Diba? So, yung 8%, malaki-laki na rin yun. Pero titignan mo pala, nag-adjust ng lane na... nag-adjust nga ng lane dito, BG Gaming. Abo doon sa may baba, then etong Draw and Leech magkasama dito sa may top. Pero nag-adjust din naman etong EG. And, pasensya na, tagal din hindi nag-dota. Ano yung CDR? CDR is cooldown reduction. Ah, cooldown reduction. Mm. And, anip na pala ako dito, mga loads. Ayun oh. Anniversary follower. Mm-hmm. Oh, pero si Yang, sa baba. Yang, dinabulit. Dinabulit sa tank stun. Ubus ko chumables na lang. Pero si Ori. Kaso Ori. Dito nice sa toss. Midline, gandang toss back. Enough ba yung right click dito ni Abed? May fairy isa fire pa. Isa pa, fairy fire and salve. Actually, ginamit niya rin. Mm-hmm. Tapos salve na ata ni PYW itong pangalawa. Yung una na ano eh, tinamaan pa siya ng right click eh. Usually, pagkatapat talaga ni Kungka, itong mga range hero. Kain durugin ni Kungka, pero kung tignan mo yung last hit, okay naman yung last hit dito ni Abed. Tinento siya dito. Hmm. Mataas din kasi ano, yung base damage naman ni Arc Warden. Medyo mababa nga lang yung base armor niya. Oo, yun lang. Pero kung 1-on-1 kasi, uy, nakipagpalagan dito si Yang. Kaso,
Medyo makati. Aabot ba yung right click dito? Sino mas mabilis? Nakakabayat ang siya. No, na-cancel yung sabi. Yung terror doon. And yan, ibigay na kay RTZ. Makukuha ni RTZ. Yung wave of terror eh. Swerte sa ano. Sa sakto. I mean, sa salve. Nakita rin nata niya din ni Fly na nagsabi. Or narinig. Habang top naman, Ramses. Na haras nabubuli. Dito sa may top, apat pala yung lasit niya. Dalawang range hero eh. Mahirap kasi talaga. Yan ang kahinaan ni Pak lang pag range hero yung katapat niya. Hindi niya kayang bulihin. No? Papalagin eh. Pero kung mga melee, mga tipong lifestealer, anti-mage, ayan, pwede Slark, niya. Kayang-kaya. Ayan, pwede siya makapag-farm ng maayos. Anti-mage nga, kayang gulpihin ni ano yun. Kayang gulpihin ni Pak yun eh. Habang dito, yung pounce hindi tatama. Frost Blast from DY. Out na muna, EG. TP coming from Doom. Adjust lang ulit ng lane. Oo, lipat na lang sila. Ayaw talagang iwan nila Yoros. Ang ganda kasi matchup nila dito eh. Kaya, kumbaga lamangan na lang. Pero ito para sa Slark kasi. Pabor nga yung Kasi Slark. Abaddon. Abaddon yung katap kasama niya sa... Ulti shot dito. Medyo makate. Toss back. Iwan naman makakatakbo agad. Andun yung waning rift. May silence. Pero Frost Blast. Patay din natin si Ramses. And they get crit. Habang yung Sinister Gaze. Makapag-jaunt out naman siya. Kaso PYW humahabol dito habang naka-scorched earth. Ramses, mabubuhay nga ba? Oops, one more hit. Uy, nakapag-fairy fire pine. May magic stick pa. Si ay, may ano? Fairy fire. Doom pa nga ang patay. Go-over commit. Oh, nice turn for Ramses dun. Hindi na sa ni PYW pero yung fairy para, fire. Para sa akin na, dito kay draw, siguro kahit Slark or pa kaya naman i-domate, kaya niya i-domate yung lane eh. Kaya naman niya yung ano, yung Slark. Ang mahirap, tingin ko ako, mahirap kasi, pag nadigitan siya ni Slark, parang may kill potential. Unlike kasi kung kay Pak and kay Drow, wala pa namang coil si ano eh. Si Drow, si Pak eh. Kaya kanya manungin. Pero toss lang para makuha yung bounty. Bounty, tatlong. Tatlo ba o apat? Tatlo. So far, may isa pa. Ay, kukunin pa lang ni apat. DY. Ay, si DY makakuha eh, sa top. Apat. Ay, si Green, sorry. Si ano pala yun? Si Tiny pala yun. Apat niya yung nakuha nilang bounty. This time, mas maraming action nangyayari sa ating laning phase kumpara sa first game natin. Pero shoutout kay Ban Anime. Shoutout sa'yo dyan. TP supply. Pero andun yung Sinister Gaze to cancel the TP. And mamamatay si Fly sa kamay dito ni Doom. Uy, buhay pa. Pero, naka-scorched earth. Muntik ko ma-deny. Neutral. And pinakamaganda nun is, uy. Oops, barko dito sa mid lane. Pero, safe lang. Nandun naman si Crit. Pero level 6 na to si Ori habang si Arquardian. Level 5 pa lang. Laki ng agot. 21 sa na si S on Abed habang 33 naman. And Ramses sa bottom lane. Kahit walang silence, napapatay nito. Grabe naman. Yung Sinister Gaze kasi, tsaka yung Frost Blast. Ang mahirap lang kasi ganyan sa pack. Pag offlane ka, kailangan ingat ka sa pagbitaw ng Illusory Orb. Kahit dapat hindi mo basta-basta ibibitaw eh. Pero mid lane, tumasa ng torrent, di tatama. Ito si Abed. Kaso naka-flux dito si Ori. Medyo nasa slowdown. Nandun yung toss back. PYW mamamatay ata under the tower. And yes, si Abed pa nga makakuha. Uy, mag-iingat nga Abed. Ng Tidebringer. Oops. Pero meron. Uy. Tempest double and back muna yung totoo. Para hindi ka mawalan ng ng XP nga naman. Well played from Abed. Kaso gusto kunin ni Ori yung yung Tempest double. Pero pwede siguro si Abed maging greedy dito na mag-juggle muna sa glitch. Tapos mag-XP lang kay Crit. Kasi umuwi na siya eh. Missile dito kay DY and the orb will also connect. Kasi naku na silence. Hindi makapag-jaunt. Sasalihin niya yung full duration ng multi-shot ata dito. Nakapag-face shift naman siya. Na Sinister Gaze nga lang. Mamamatay si Ramses. Habang si Fly tatrya niyang kunin si Yoros. Kaso minamanong siya ni PYW dito. And Yoros will take the kill. Grabe yung rotation. Mga rotation dito ni PYW ah. Oo. Ang maganda kasi sa Doom na support. Ang dami mong options para sa disable. Anong kinuha niya dito? Yung ano, Ice Armor. Oo. Parang nagiging siya dito, Art Spirit ah. Oo. Rotate siya ng rotate, every lane. Pag pwedeng kasi, rotate. Pwede kang kumuha ng Hurl Boulder doon sa Mad Golem. Pwede kang kumuha ng Net doon sa Troll. Pwede kang kumuha ng Alpha Wolf. Di ba? Pwede ka pa ng Hoop Stamp. Ang dami mong options, may Purge pa nga. Oo, tama, tama. Kaya yun yung kagandahan sa sa Doom Position Bar. Kahit pag kunyari offlane kayo na Doom din, tapos parang ayaw nyo lumain, kuha kayo ng
ano, hurl boulder, gumang kayo. Tsaka kasi pag doon na position for parang less pressure na dapat maka-hit ka ng magandang doom target. Unlike pag ginawa mo offlane, parang mas malaking pressure eh. Crucial din, oo. So mas maganda yan naman talaga position for ngayon si Doom. Pag offlane, tingin ko pinakamaganda mo makuha talaga Alpha Wolf. Kasi pwede ka mag-jungle eh. Tsaka ang ganda kasi position for na doon. Hindi ka magpa-follow pagdating sa network kasi may devour ka. As in, makakasabay ka na para ka lang post na medyo hirap sa lane. Mga ganun. Oh, parang ganun datingan niya. Sa Doom kasi hindi mo talaga mo pagkakaila na maganda yung ano. Banda torrent. Naku po. Naku, Abib. Ma-X-mark dito. Eto na nga, parating na yung barko. Tatama dito. And pamamatay itong Arc Warden. Sinos pa siya ni Crit palayo. Yung right click abot. And yan yung mga nakikita natin ngayon sa Arquard, hindi na minamidas. Sobrang mahal kasi. Naganda lang siya, dalawang raid ban, tas raids, tas recta maelstrom. Tingin ko kasi Arquard din mas okay sa safe lane talaga kaysa sa mid lane. Hindi kasi marami siyang matchup na ano eh, nalulugi pagdating sa mid. Like pag sa safe lane, no, ano kaya-kaya eh. Oh. Uy, pero nice dodge galing sa... I mean, yung sa gas na dodge, nakapag-jump. Pero kung hindi tumiming ng maayos yun, patay siya doon. Kapi ng Frost Blast, do. Nasa yung Mr. Gaze na nga. Andito na naman dito si PYW, Magic Missile kay Urus, pero patay na. Etong si Fly. Crit, damay pa ata ito, ha. Dito na yung Tempest Double, ha. Pero na-silence na naman. Crit, umaamba ng toss, matotoss back nga si PYW. Will they get the crit kill? Yung multi shot, napakakati. PYW nga, mamamatay, pero... For the ano, for the sake of two heroes. Ahabol pa? Sin na yun. Ahabol yun. So, ilan yun? Dalawang nakuha nila. 1-4-2-3. Isang support, dalawang support. Mm-hmm. And pabor na pabor to para sa side ng VG Gaming kasi lahat ng teamfight na nangyayari, nandun sa may core nila. Oh, tsaka nakukuha pa ni, ano, ni Draw. Oo, yun pa. Ilan na yung kill ni Draw? And apat na ata eh. 3-0 na dito si ano, si Urus. For assist pa. And outpost, tigisa lang naman sila. Magandang ginawa ni Urus dito kasi alam niyang medyo delikado siya dito sa may baba. Na lang. Pag dito siya kumuha ng outpost, kaya doon na lang siya sa ano, sa may top kumuha ng outpost. And siya, binag-rotate na rin dito sa may baba para promotion ng Tore. Mm-hmm. Kaso yun nga si Ramses, nasa solo kill niya doon si ano, si Lich. Bilis bumasag, no? Oo. Dahil may Curse of Avernus. Pero, pack dito, may ano na, Veil of Discord. Oo, wala nga nila natasa. Ay, hindi, nandito si Ori. Kaso may Vision, may Sentry sila doon. Kita nila ito, etong si Kungka. De, si Ene. Ay, sa kanila yan. Oh, sa kanila. Oo nga, DY, alanganin, mamamatay ata. Pero una pa, si Fly, nakapagbitaw pa nga ng Chain Frost. And Ori will take down Fly habang si PYW naman, inahabol si Ramses. Na-flux pa nga. Wala kang didikitan dyan, sir. So, full duration ng flux. Slow and damage. Si Abbot, tatry niya pa sana i-dispel yung flux, kaso medyo na-late. Hindi na umabot. Oh, masyado na malayo. Para at least nakakuha naman ng VG Gaming yung objective sa may top. And hindi naman nakakuha ng objective dito yung EG sa may baba. Mm-hmm. So still, well played pa rin dito side ng VG Gaming kahit may casualty. Dalawang support lang naman namatay, so okay lang. Tsaka nakakuha pa rin naman sila ng ano, ng kill. Mm-hmm. So okay na rin yan parang side nila. And Draw Ranger, I think Dragon Lance na nata siya. Ay, may papuntang courier sa kanya. Mga Dragon Lance na nga siya. Yung nakuha nila. Si Fly lang, no? Tama, si Fly lang. Slark naman, ano yung bibil niya? Defusal pa rin siguro, no? Sige natin. Defusal pa rin. Defusal pa rin nga. May ano pa siya, Faded Brooch. Mm-hmm. So, may dagdag Moonbend Spin tsaka mana kahit pa paano. Pero si Ramses nag-Veil of Discord. Veil of Discord nga. Baka mag-ano pa rin siya. Baka mag-Magic type na lang siya na... Kailangan. Na pack. Kasi yung tingnan, pag puro physical, pag nag-physical pa siya, parang puro physical type na sila na ano eh. Na hero eh. Oo. Pack, tapos slide. Pero tsaka ko kasi mas maganda pa rin yung ano, yung phase shift attack. Up! Uy, na-swap nga, pabalik. Dito si DYN, easy kill. Uy, teka lang, yung gust. Oh, still. Dead, Lich. May dito sa middle lane. Sa middle lane, napanish dito. Etong pastuhan ni Crit na tumatry lang naman kumuha ng level and farm pambili ng Blink Dagger. Masop lang ng XP, no? Mm-hmm. Kaso kung kaya na level 10 eh. Naka-DD pa nga and mababasa. Level 11 lang eh. So sure, nakamax na yung ano yan, yung X-Mark. Habang sobrang haba na naka-cast range niyan. And sa pack, okay, Recta Yules. Tingin ko mas ano, mas may value yung phase shift attack pa rin para kay Ramses kaysa spell up. Kasi kung... Pero ano yun, level 15 eh, no? Oh, level 15 pa naman yun. Kasi mas mabilis ka mag-clear ng wave. Tapos sabi... Ay, naipit yung ano.
Sa bilis ng cooldown ng ano? Ay! Nawala. Shoutout kay Joby na dumudungaw-dungaw. Nawala yung mouse. Hindi ko magalaw. Ah? Hindi nga. Oh, nahugot ah ata. Ah, nahugot nga. Ayun, nakala ko atin to. So, sa ops na mouse to? Nakaharang. escape mo. Ayaw mo wala. Po, ayan na, gumagal lang siya. Ayan. Yun nga yung sa right-click damage. Kasi kung, yun nga, pwede ka maging split pusher eh. Mas tipid ka pa sa ano, sa mana. Kung may pace shift attack ka, isang orb or isang waning rift lang, tas pace shift ka, wave clear na. Siguro kung hindi siya magdadagon, baka hindi siya magano. Baka hindi siya mag-spell up, baka magano siya. Yung pace shift attack. Mm. Tsaka kasi kung totoo, puro right-click din naman yung sa side nila eh. Pero sa tingin ko, hindi naman kailangan niya masyado magdagon dito. Siguro kailangan talaga mag-aganim siya. Mag-heals nga siya. Medyo old school na pack to. Kaso engagement dito sa top lane. Yung Chain Frost. Mamamatay si una. Si Urus. Draw is down habang si DY naman. Binabanatan si Fly. Fly is also dead. Also dead, mga sir. Ganda naman ang swap doon by Fly. Mm-hmm. Ensuring yung kill dito ay Drone Ranger. Ay, mga lords, patignan ng hero ay okay yung hero item. So, mamaya natin tignan. Uy, kasi pabelo na sa baba. Kaso naka-dark back doon si Arteezy. Pabelo na eh. Oo, pamuntigan yung Doom. Buti na avalanche. Parabola ata sila. Kaso di na out na ata sila. Ayan, item check muna tayo dito. Eh, diffusal na. Si isang mabilisan lang. Oh. Urus with the Hurricane Pike. Habang Ori naman going for Halbert. And then, side naman ng EG. Diffusal, Maelstrom, and then Veil of Discord para kay ano, Ramses, Abed, and siguro Artisan. Dito kay Ramses, baka hindi na siya muna mag-BOT. Kailangan niya ng ano, Blink Dagger. Kasi kung tiyan mo, wala silang initiator eh. Pag di siya nag-Blink Dagger. Unlike pag nag-ano siya, nag-BOT, siguro si Tiny lang asahan mo. Kaso parang hirap ato kung si Tiny lang asahan mo. Pag na-asahan mo pagdating sa initiation eh. So at least kailangan dalawa yung pwede mag-initiate ng teamfight. Ang bahan sa Bounder, no? Kaso may beat. Uy, na-grobe naman! Doom, pero Arteezy, napakabilis ka naman ng reaction niya dun. Alam niya eh. Alam niya na nandun si Doom eh. Makapag-pounce pa nga. Eto pa, yung Dream Coil kay PYW. And patay na tong Doom na to. Tip Arteezy. Titipan mo ba? Hindi. Grobe nga naman. Alam niya nandun si Doom eh. Update kaya na yun, ang RTC na. Hindi yata, good trade to. Kaso yun lang, oo, kapalit, Tori nila. Tier 2 tower para sa tier 1 sa bottom lane. Good na good yan, sa side ng BT Gaming. Good na good. Ah, pero, crit nandito ng TV, kaso wala. Wala, hindi na wala sila. Wala ng plano i-defend ng Aegean. Bigay na talaga. Tignan mo yung magiging item niya, no, Abed, Mjolnir. Ay, hindi siya nag-boots of travel, oh. Oo, hindi, ganyan na talaga yan eh. Eh, ganyan na talaga ngayon eh, nakikita ko eh. Nagpa-power trade sila eh. Hindi siya nag-BOT. Ano, more on team fight imbis na farm. Kasi kung mag-ano ka, mag-maida, siyempre pwede ka mag-BOT. Pero kung threats, hindi ka na siguro mag-maida. Ito, tsaka niya kinuha yung attack speed. Mukhang palag-palag nga ang gusto nila dito. Kasi kung tingin ko ang farman, talagang mag-CDR Midas ka eh. So, sabi ko nga kanina, Midas sobrang mahal kasi. Uy, sakto, may nakuha siyang bomb race. Oo. Ay, sa right bank niya. Nakita niya ba? May bumpers na nahulog. Parang hindi yata eh. Hindi, nilapot niya ba? Oo, nandun. Ayan, binaligan niya. Ayan na, kala ko hindi niya nakita. Ayan, binaligan niya. Pero sobrang risky yun ah. Ayan mo muna sa grip. Grip coil, tatama sa dalawa. Ori, mapipigilan yung pag-chase niya kay grip. Sobrang risky nun para kay Abed ah. Naninayaan niya muna nakalapag dun. Baka mamaya may makapulot nun eh. Eh, sulit din yung bomb race sa kabila kasi tignan mo si Goku. Si Draw. Nakadalawang bracer. Oh. Si Draw. Hindi, isa lang rate band yun. Oh, okay. Pero pwede naman para magamit mo pa rin. Hmm. Buo ka na isa pang rate band. Sulit naman yun eh. Armor. Ayan. And Doom going for Dagger. Yung Dagger. Oh. And ang ganda nung kinuha niyang neutral skill dito, yung Alpha Wolf. Kaya ang kati nila ang mag-push. Ang boost mo talaga ng ano, nung atake dito kay Draw Ranger. Hindi sila mag-push eh. Yung attack speed ka na doon sa Curse of Avernus, meron ka pang, uy, Essence Ring. Bottom lane, yung Tempest double ni Abed, pera din to mga sir. 220. 240 gold. Para ka rin nakakuha ng ano? Si Yang. Si Abaddon. Para ka rin nakakuha ng hero. Hmm. Okay, ito may damage nila sa Tori oh. Alpha Wolf mga sir. Ilan yung damage yung draw? Kung nakadikit. Sa Alpha Low. Ay, sa Kid. Pero wala. Hindi. Hindi lumayo eh. Pero kanina, may plus 60 up. Naku, yun nga lang. Nahuli dito si Fly. Pero mamamatay agad mga sir. Walang atakas.
Na-deward pa. Uy, grabe naman si D. Ma-upset. Yung bossed doon, nagtanim ka ng deep ward, tapos namatay ka, na-deward pa. Oh, na-deward din agad. Mm. Pero usually, may, mapapansin mo talaga pag ganyan. May, yung mga position 5 na malalalim, tapos na, ano, namamatay. I-expect mo talaga na gano'n yun, naglalagay ng mga offensive ward. Kasi parang wala namang sense na nandun siya eh. Hmm, tama. Kailangan na lang, alam mo kung saan yung nilagay. Yun nga yung alanganin kasi, pag, nag, pag lumalim ka na gano'n, tapos namatay ka, obvious na naglagay ka ng ward. Diba si RTG? Alam ko buwan na yung A-games niya eh. Ay, di pa. Okay. Medyo malayo pa to. Medyo malayo pa na. Oo. Pero naka-smoke sila. Okay, essence ring din. Konti team fight ang EG. Gustong pumitas. Maganda itong essence ring, Kislar, or sa kanya, mismo. Pero may pipe na dito siya, early pipe. Dumatahabol nila din. Pero ang ganda na pwesta yung PYW. Oops, yung orb. Hindi makikita. Nasa kabilang direksyon. Eh, ang pinakamagandang ano talaga. Tier 1 item, Trusty Shovel. Madadala mo kasi yan hanggang late game. Oo, yung libreng TP, nice. Bounty, di ba? Yung salve. Mayroon, hindi na, sabi ko na talaga doon. Yung mga okay. Tinanggal lang nga yung elixir eh, makatirin yun eh. Pero mas makati ata yung Tempest Double ni RTG ah. Napa-out pa nga doon, yung Vici. Dagger? Okay. Kay Ori. Hindi, kay ano, kay Abed. Kay Abed? Ano, kay siya ng dagger eh. Okay. Kay ba ito ah? Parang ngayon ko lang makikita sa ang Arc Warden na naka-dagger. Usually makikita mo Blink Dagger kay Arc Warden pag nakabuo na ng ano eh, ng pampitasan na item like Blood Turn Hex or Nullifier. Na nabiblink dagger. Pero blink dagger. Tingin ko nga pwedeng si Abed yung mag ano eh. Yung pangalan na ito. Teka lang, si Ramzes sa mid lane. At least nabili niya naman yung heals niya. Oh, yung Ethereal Blade Dagon. Kasi okay. Naka-ano ka naman eh. Naka-veil ka na rin kasi kay Pak eh. Kaso, si di attack speed yung kinuha niya. Yun nga lang. Habang dito sa bottom lane, pati si Fly mapipitas sa side ng EG. Pero at least may makuha ng outpost dito si Crit sa may top. So, patas-patas lang. Ha? Buti na kuha agad. Umabot naman siya sa, ano, in time. Bottom lane. Kahit pa paano si Abid naman. Okay pa rin yung farm ni Abid. Okay naman nga yung farm niya. Hindi kaso, naman gano'ng kataas. Hindi lang gano'ng kataas. Kasi hindi wala kayong abot. Kasi yun, 10k to ano. To, mamaya na natin. Kasi top 10K network pa rin. Sa 7k. Top network pa rin dito yung dalawang Coronado, BG Gaming. Di pa naman sila napapatay. I mean, si Drow namatay isang beses, pero si Kungka hindi pa namamatay. Tama ba? 8K network, tignan natin. Si Kungka. Kungka. Alam ko, di pa namamatay. 2-0. And going for BKB, next item dito ni Ori. Di nga siya nag-regions. Sa tingin ko sa ganitong game, pwede siya mag-regions. Para kay Slark din, miss chance, no? Lagi dead bench. Ang lalalim kasi ng wards nila eh. Parang nasa wala naman vision doon yung Vici kaso nasasakto kasi na nandun yung heroes nila. After BKB, ano ko yung item nito ni Kungka? Ba maganda siya? Aghanims. Pwede or baka Hex. Pwede Hex siguro. Either Hex or Aghanims. Kasi kung tingin ko kung Aghanims, mas okay kung matatamaan mo ng dalawang beses si, ano, si Slark. Up. Uy, Blind Torrent doon. Tumama dito kay Ramzes na X-Mark pa nga. Pero Ramzes, matatiming ng maayos. Ganda yung ganang phase shift and yung orb. Hindi siya mapapunish doon. Tsaka ako ha, kaya gusto ko makakita ng mga ano, Ags kay Kungka. Kasi yung factor na pwede kang mag-reposition ng mga kalaban. Teka. Si Pak. May winning rift pa siya dito, pwede pa gamitin. Pero uy, nagkalangan siya lang gumawa. Uy, pero smoke. Agad. Yun nga, yung kay Kungka na Ags. Ang laking factor nun eh, yung mga torrent random na torrent. Kasi sa EG, sa side nila, ang gagawin mo, hindi ka makakapag-focus sa pag-hit ng heroes kasi iniiwas-iwasan mo yung mga torrent. Pero alam ko may technique dun eh, para maiwasan mo yung torrent. Kailangan dikitan mo mismo si Kungka eh. Hindi, yung torrent naman nun, ano, kabilaan, never nagsasama ng ano, ng dalawa sa isang side. Naku, na-doom pa si RTG. Na-doom nga si RTG, walang takas na itong Slark. KKS pa sana siya. And pwede siya mag-rush dito. Nagbito pa ng multi-shot. Roshan ba? Kanilang play? Ah, Roshan nga. Kanilang play dito. Pero BKB pero na dito. Buyback dito siya at Inya. Tinatay kung mag-burn pa siya ng buyback dito. Sakto, nagamit yung Doom. Nagamit yung Barco. Nagamit na rin nila yung scan. So alam nila. Kaso wala ata silang planong kumontes. Hindi nila kaya kung totoo sila. Magsisend lang sila dito ng Tempest Double. Kaso si D.Y. mapipigilan eh. Kaso makukuha pa yung Tempest Lobo niya. Pera-pera din yan, sir. Mag
magkano? Kanino yung sinakuha? Yung Till. Si Doom. Uy, crit! Ang ganda ng pasok! Uy! Sa Aegis! Wow! Nakataon niya pa nga mga sir! Although mamamatay siya dito, pero nice steal coming from crit. Hindi in-expect. Hindi ko rin in-expect yun. Grabe naman si crit dun. Nakaboset pa nga yung VG wow. dito. Sobrang walang well vision yun, ha? Wala. Hindi man nasilip niya na yan, eh. Nang Tempest Double, eh. Random lang talaga. As in zero. Grabe naman si crit dun. Wala namang courier na ano. Ano yung sobrang hirap na ano, no? Na Aegis steal. Ultra talaga, wala instinct? Ultra instinct talaga kailangan mong gawin. Grabe si crit dun. Pareho pa tayo ng sinasabi. Ako nga medyo nahiga na ako eh kasi alam kong walang mangyayaring action eh. Ina-expect ko na makakuha ng ano, BC Gaming nang wala namang ka-contest-contest eh. Pero secret, wow. Sobrang goods na yun kahit namatay secret kasi kung... Goods na talaga yun, siyempre. Kung nakuha ng BC yun... Momentum kasi ng, yun eh. Bukod sa momentum, yun nga, magte-take sila ng objective ng walang alinlangan kasi alam nilang Aegis sila. Pero since naboset sila doon, nagsayang sila ng oras, naagaw pa yung Aegis. Eh di, isipin mo ilang minutes sila doon, 'di ba, sa loob ng rush pit. Nagpa-farm buong team ng EG. Tapos diba? Nagpa-farm si RTC si ano si Abet cha si ano. Nagagaw yung objective niyo. Mm-hmm. 'Di ba? So, pero ay si Abet tinuloy niya yung blink dagger and next item niya dito E-blade. Kakaiba yung item dito ni Abet ah. So baka magdagon pa nga si Abet. Baka. Kasi 'yun nga yung susulitin mo rin yung sa spell up. Okay. Up. Ina si Stinis si Gaze. Sinister Gaze. Nawala na yung Glimmer Cape niya doon kasi si Ramses di nag-cancel. Nag-gules pa nga dito. Eto yung orb. Kinoil Oy, pa kinoil nga. Pa. Kumulit pa. Habang mid lane. Oy, para mid lane ah. Again, eto na nga si RTC. Tatlo lang sila dito. Naka-ads na to mga sir. Ori nasa loob ng bubble. Pero BKB, gagamitin agad. Tatakbo muna dito BG. Ayaw muna nilang labanan to. Tignan mo yung tako dito ng RTC na mga doon. Pinapagad yung Shadow Dance eh. Talagang takot na takot siyang mga doon dito eh. Pero sayang yun, sa side ng EG, alam nilang dalawang hero sa side ng sa BC Gaming, itong si Drow, tsaka si Lich na sa may baba. Aso, ang kuhunan kasi niya, ni Kunkka, tsaka ni Abba doon eh. Hindi nila kaya i-burst. Hindi sila nag-chase eh, no? Ayan, alam nila kasi para responde na rin yung Lich siya, Drow. So medyo nag-aalangan pa silang umabol sa ngayon. Pero tingin ko kung nag-chase yun, makakapitas sila kahit pa paano. Dahil mahirap kasi sa side ni RTC. Tsaka yung Dream Coil, nagamit na rin. Nagamit na rin yung Dream Coil. Kailangan dito for EG, mauna nila si DMW. Pero Ramses, masyadong kumulit. Sinister Gaze, tatama sa kanya. Medyo, matatiming ba ng maayos yung Gust? Uy, medyo, hindi. Pero yung multi-shot. Multi-shot, yung magandang timing niya doon. Kaki ng damage and nice item for Slark dito. Kailangan. Titan Sliver. Titan Sliver. Pinaka bayad na bayad dyan yung status resistance para doon sa Doom. 16% base damage, 16% status resistance. 16% saka, magic resistance. Ayun. Ganda niya ng 22 pa eh, no? Pero masyado ng OP. Oh, sobrang daya pag 22. Parang nakapulot ng SNY. Parang ganun. PYW, nakakuha din ng telescope. Ganda niyan para kay ano, kay Lich. Mas malayo yung Sinister Gaze mo. Yung ano yun, Kikunga, para sa X-Mart. Ito tingin ko, isa namang tier 3 item na sobrang OP. 3 charges, 40% ng health yung regen, plus multi-shot. Tapos tumatagal din yan. Minsan nakikita ko, may 50 minutes yung laro, may repair kit pa eh. Kasi parang ano yan eh, parang fortification na rin. Pero imbis na... Ito, curious ako malaman. Yung greater pa yung repair ba, nakukonsume ng Tempest Double? Tingin ko nakukonsume. Kasi kumbag, parang sa BKB ng Tempest Double na... Nauubos din yung ano, yung charges. Tignan natin. Gusto mo makita tong Greater Pyrepar kaya yan eh. Arc Warden. Naka-consume yun kasi yung TP sa Tempest Double naka-consume yun. Sabagay. Tignan mo nga. Kung naka ano, kung pinasa niya or nasa kanya pa rin. Yung Greater Pyrepar. Ah, iniisip mo kung yun sa totoo. I mean, hindi. Pag nag-ano siya, Tempest Double. Tempest tapos Double, yung Tempest Double na Greater Pyrepar. Kung mawawala ba yung stack? Hindi, hindi mawawala yun. Ah, okay. Kasi yun nga, ang tingin ko ha, parang safe effect sa TP. Tsaka sa BKB, no? Hanggat yung totoo, may ano, may... Hindi, yung BKB ng Tempest Double, ano yun, nababawasan na yun. Ah, nababawasan ba? Okay. Hindi na siya tulad dati na pag di nagbibigay si, ano, si Arc Warden. Yung totoo. Oo, 10 seconds pa rin. Okay. Pero, sa, alam ko ha, ganun. Kasi chinek ko nung last time. Pero since di siya naka-ano dito. Pero kasi consumable to eh. Yung TP consumable eh. Pag cooldown yun, pag walang TP si Arc Warden, nagsummon ka ng ano, wala rin TP, di ba? Pero kasi pag may TP siya, tapos ginamit ng Tempest Double, na-consume yung TP. So since ito, consumable to. Baka. Tingin ko, daya kasi, no? Mawawalan siya ng charge, pero yung sa totoo, hindi. Ah, okay. Tingnan natin.
Di pa naman siya nakapag-consume ng ano eh. Consume, ng ano, consume ng, ay, ng greater power para. Oh, hindi pa natin. Pero kasi, ako, iniisip ko na lang, same effect ng TP. Ano bili na ni Bly? Pag nag-tempest double ka, tas yun nga, nag-TP, yung totoo mo may TP pa rin. Hmm, ganun. So, baka hindi siya mababawasan pag sa ilo. Ganda mga item dito ni Bly. Glimmer Cape, ayan. May defensive item sila. Vladimir siya next yung bubuhin niya. Makati kasi talaga ang ano eh. Ang pero, Arc ano, Warden na Interior Blade. Hindi ko trip yung ano, yung build dito ni Abit. Parang kukulangan sila sa damage dito para sa akin. Oo. Parang makukunat yung heroes ng ano eh, ng EG. Anong BG? Wala siyang ano dito, Hex or Bloodthorn or Malevolence. Uy, lang, nakita pa dito si Fly. Nauli pa nga si Fly, pero naka-Glimmer Cape. Walang detection. Nakawak dito si POIW. Tsaka may slow din kasi ng spark rate. And Ramses. Tapos ko lang. Kaya na creep wave. Tapos si Ramses dito. Ah, going hindi for mag, oh, hindi siya mag-blink dagger. Ano kinuha niya? Sino? Si Ramses? Spell lamp yan, no? Ah, spell lamp. Oh, okay, hindi siya nag-quashy pa ito. Sa bagay, kung right-click naman kasi, enough naman na yung slurk tsaka ano. Tsaka... Tsaka kailangan talaga nila magic damage. Kasi hindi mo kasi masyadong ma... Ano, pwedeng... I mean... Hindi ka masyadong makapag-relay dun sa ano, sa coil swap. Eh boss dan pa shoutout daw. Or ano, coil tapos ano toss back kasi may aba dun eh. Nabe-break yung coil pag nag-swap, di ba? Ah. Shoutout kay RR Diamante. Yan. Shoutout sa Jan boss. Pero kumanta style na. Natin medyo long game. 30 minutes na tayo actually and 19-11 pa lang ang ating standing. Wala masyadong nagaganap na teamfight eh, no? Kasi both teams, parehang farmer. Pero, mas takot na mag-engage yung EG. Like dito sa BG game, ano, medyo nakakalibre-libre silang ano, labas sa mapa. Oh, pero Ori. Ito, mid lane Ori, na-force yung kanyang BKB. And Barco. Uy, nice four stop! Ito, pero ang gandang four stop, mabubuhay pa si Fly. And yung trade-off, okay yun ha, BKB plus oy, ulti. Nice toss. Toss pa kami from crit, pero PYW. Pero nakapag-dagger agad din na sabi. May sariling BKB. And sabi, nakapag-dagger din agad. Mm-hmm. So alam niya yung ano, alam niya na hindi nila agad mababurst itong si Doom kasi siguro ginagawa lang nila, ipapap yung BKB. So na-achieve naman nila, napap din agad nila yung BKB dito ni Doom. And Ethereal Blade good na for Abed pero hindi siya magdadagon, mag-MKB siya. Ah, okay. Ang gulo ng item niya dito. Medyo nagagets ko yung AB na build. Oops. Yung Tempest Double. Siguro parang ka. Pang-iwas mo dun sa multi-shot. Parang yun naisip ko. Magic damage yung, alam ko magic to eh, yung multi-shot. Magic ba yan? Physical yan. Dry click okay. Siya eh. Pero yun naisip ko siguro. Kaya sa nag-E-Blade. Ako hindi, ako ano, parang bukod dun na parang pang decrepify mo sa kakampi mo, pwede rin sa kay draw para hindi siya maka-right click. Wow. Mga ganun. Kumbaga parang disarm na rin na range. Mm-hmm. Tsaka, paano ba? Pwede may burst, may cape up, may ano naman sila, may burst potential naman sila pag may na-AB. Kaso kasi mas maganda siya syempre kung AB dagod eh. Uy, nakuping error eh. Medyo tama din na micro-hand si ano, siyang. Nabayaan yung Torre. Lang dun eh. No? Pero ags pero, na dito, si Ramses. Kung ka, hindi siya nagaganin. Bloodthorn yung bubuhay niya. Okay. Oh, Bloodthorn. Kala ko magde-daedalus. I think okay lang naman kasi guti yung masaside ng EG. Wala silang pang-dispel na skill. And wala pa naman naka-Lotus Orb. Alam ko kasi parang nakita ko na before na pumapasok yung multi-shot sa naka-decre. Hindi, parang ano eh. Imposible kasi ano siya right-click eh. Nakalagay din physical eh. Sige, tama. So, Doom. Ay, nasa kanya yung ano, Weakening Charm. Kahit pa paano medyo mapababa yung cooldown ng Doom. 12% cooldown reduction to o 8 ba tama ba? 13. 13. May HP regen. Kulang ako ng isa. Doon sa 12. Nakasmoke dito EG ah. Parehong team eh no? Walang nagpa-farm ng aggressive. Parehong play safe. I mean, may nagpa-farm na aggressive pero yung ano lang, yung creep skip lang. Ganyan lang ginagawa. Well, hindi sila yung nagpa-farm na para makapitas. Ganun, kasi pwedeng gawin yung ganun eh, na parang paglamang kayo, alam mong lamang kayo overall. Farm kayo sa side ng jungle nila, yung farm na parang na leading to kills, mga ganun. Pero ito, hindi. Talagang nag-iiwasan sila eh. So, slightly BBKB na, no? BBKB. Pero alam ko, hindi niya pa nagagamit eh.
late game talaga makikita natin dito. Dan. Ready ka na ba? Oo. Oh, hindi pa naman nagagamit. BKB. Kutin mo si Slide dito, online na siya, may agad yung BKB. Pero still nahira, ano, hindi pa nag-decide itong EG na mag-engage. Walang gustong mag-lower bracket, ah. Pero, yeah. Ingatan talaga, yun. Oo. Ayun, no, tingin mo, disengage, walang nagko-commit. Oo, wala, ano eh, paingatan ng ano eh. Blood playstyle eh. Blood turn na si Kongka. Ang ano lang naman dito, nakikita ko lang for EG, main threat lang talaga nila si Urus. Pag na take down nila itong si Drow, wala na masyadong ipapalag tong BG Gaming. Eh. Kasi kung ka, hindi naman yan kayang sumabay kay ano. Kailangan lang nilang hanapan ng way para parang magulo lang dito siya ang pagdating sa teamfight para hindi ma-focus yung attention niya dito kay Urus na pag ginoon naman ng mga kampi dito, ay ng heroes dito ng EG itong Drow, hindi agad maapotik ni ano ni Abaddon. Kaso yun lang, Aegis advantage na naman. Yun lang kailangan nila, yung ano highest threat dito ng EG, yung Drow. Pag nawala yung Drow, mag-anin, watak-watak tong VG Gaming. May keso na, no? Oo, meron na. Anak kay Kongka. And paano pa siya? Kasod Keras? Oo. Minus R and attack. Pero yun na. Ags dito ni Slark, mas mabilis na rin siya sa mag-rotate sa mapa. So farming niya, mas mapapabilis yung pag-backup niya. Mas madali na rin siya makakapag-cut ng creep wave kung kailangan. At least meron na dito ano, MKB. Itong si Abed. Oo, kung right playgan lang. Ha? Tama ko na lang? Ano dito si Ravis? Oh, pero... Uy, si Ori, napabigay binga and X-Mark. Torrent Marco dito kay Crit, mabubuhay. Andito yung Slark, andito si RTZ. Na Glimmer Cape din kasi. Ginugulo lang nila. Oh, gugulo lang dito si Ramses. And good trade na rin yan ulit. Barko for BKB. Iwas muna talaga sa teamfight. Tutry lang mong gulong. Kung tutusin, kaya pa rin tumimfight ng BG kahit wala yung Barko eh. Na yung problema. Oh, totoo yun kung nag-minda si, ano, si RTC. Mas ano, okay yung farm niya. Oh, sa tingin ko nga, kung ganito naman yung laruan, dapat nag-minda siya lang siya. Oh. Pero siguro naisip niya kanina dapat... Siguro pwede na siya lang pumalag, kaso siguro call ni Blind na hindi mo na pumapalag sa ngayon. Kahit na nakuha naman na ni RTZ, ni Abed, ni Ramses yung mga key item para pumalag. Kasi kung titignan mo naman yung draft dito ng EG, yung limang niyang hero mo, scaling lahat yan eh. Di ba? Siguro natatakot pa rin sila dito kay Abba nun. Na pag binitaw nila lahat ng isang skill nila para sa isang... core, tapos may Abba dun sa likuran. Parang mababalawala din agad yung pag-initiate nila eh. So, tingin ko nga dito, yung decision ng AG na turtle mo na farm mo na, scaling, pag in terms of scaling nga kasi, meron kang Slark na sobrang scaling, Arc Warden, same din. Pwede ka mag-boots of travel na mag-split push ka. Bench, pag nakakuha ka rin ng agsa kanya, yung swap mo may fear, pero teka nga lang. Four stop doon kay RTZ. Si Pac, pagdating ng level 30, sobrang open niya. Pero ito ata, may mamamatay na pagkatapos ng ilang minutong walang masyadong ganap. Ramses, ang mahuhuli nila dito. And Ramses is out for 75 seconds. Although, may buyback. Meron. Ah, okay. May gem nga. Kaya pala nakita niya kahit ang glimmer. Paano nila i-detipate? Bilis nang bumasag, oh. Anong neutral skill? Patas na ng ano, OG dito ni Yurus, eh. Butterfly. Mantas tayo. Magsasatanic pa siya dito. 190, plus 190 IRG eh. In repair kit oh. Multi siya. Wala na rin silang 40. And yung bubble pa sa Torre. Parang fortification din yun. Pero this time sa mid lane naman, PYW out of mana. And RTZ, alanganin lang yung peso niya. Nasa ligod siya ng Vici. Nagpapastock lang siya dito ng stats. Abang si Ramses. Dito lang sila sa mid, kaso si Abed, Tempest double lang naman. Chill ka lang. Eh, may creep sila dito sa mid. Kaso yun lang, toss back. Masyado ang malalim, ha? Na, toss back na. Oo. Ay, pero first, at least na-force nila yung ano. Borrowed time. Borrowed time, so pwede na nata ito. Chase by EG. Nakakat din ni RTZ yung creep wave, eh. And classic na RTZ. Hindi na mag-aano dito, mag-a-attempt itong VG Gaming na pumush ulit sa high ground. Dahil pabuhay na itong si Pac. Eh, wala rin kasing ano. Borrowed time dito siya ba? So, replacing muna sila. Siyang going for ano Hex. Rin? Hex, Kailangan talaga ng lockdown. Against dito sa mga elusive na hero ng EG. And yung Tempest double again. Easy money. 300 gold para Euros. Yun nga lang. May hirapan na mag-split push ngayon ng EG. Kasi may kuha ka ng naka-BOT.
Naka-BOT ka na may X-Mark ka pa, di ba? Mas lalo pa sila mahirapan pag nagkaroon ng Hex nung aba doon. Oo. Oh. Wala talaga nangyayari, no? Ilang minuto na. Simula ata nung 20-minute mark, wala nang namamatay. Gigipasad yung laruan. Yun lang, hindi kumonek yung hoop stamp. And makakapag-winning rift out pa nga dito si Ramses. Pero kumukulit. Uy, ganda naman ang ginawa doon ni ano, PYW. Alam niya may ward. Sa mga di nakakalam, pag gusto mag, ano, mag-deward sa may high ground, pwede nyo lang i-drop yung gem malapit doon sa sa pwesto na gusto nyo pag-dewardan. Kasi may vision yun. May vision na yun. Nag-glow kasi yung gem, eh. Tsaka, yun nga, yung kung nasan yung spot ng gem. Doon siya magkaroon ng true sight. Pero yung vision na yun is para sa teammates mo. Hindi para kung sa sino may-ari ng gem. So, kung sa inyo nag-glow yun sa kalaban, hindi. Tama, no, Dan? Tama. Pero ito na ata. EG, either papalag sila for a team fight or pipitas lang sila. Naka-smoke dito. Gumagapang slowly papunta sa top lane. Yung mahuli nila doon, wala. Kasi side ng Beachy, nasa baba lahat. Ah, pero si Kungka, pwede. Makakita ko si Kungka, kaso nakabigay bitong si, ano, si Ori. Pero at least may basher sila dito, kaso mong all post na lang. Post na lang, oo. Kaso, ano pa naman eh, 30 minutes pa lang naman eh. Maya-maya pa. Pero Lincoln Spear? Para mabawi ng ano yun. Okay. Lincoln Spear by Crit. Siguro pang ipapasok niya lagi itong Lincoln Spear niya para sa mga kampi niya para hindi agad madun. Pwede rin. Mag-gameplay niya yun. Kumbaga... Nag-iba na siya. Sun Crash. Okay. So, Secret mukhang ano na rin siya. Going for core build na rin. Late game na eh. Kailangan na din siya. Kumbaga lahat ng pwedeng pumalag na. Parang ano, parang paggera. Paano makuha yung high ground? Kore lang gamit na. Hindi, dadrop mo lang gem. Oo. Ano naman yun eh. Pag nadrop mo siya doon, ibig sabihin pwede mo rin siya pulutin doon. Dadrop mo lang yung gem para pag gusto mo mag-divide sa may ano, high ground. Pero na-dispel. Yung smoke dito, ito na nga team fight na malaki-laki PYW. Pumasok agad dito. Sino yung na-doom? Hawak niya pa rin. Nakapag-shadow dance agad dito. Si RTZ, tumatakbo. Ayaw ma-doom. Abet. Yung Tempest double lang, mamamatay. Wala na namang papalag. And yung leveler. Takutan ni Doom. Takutan lang talaga. Akala ko naman, pataya na yun, sir. Si Abet, takot. Tsaka si Slack. Ay, si Abet tuloy. Si ano, si RTZ. Imaginein mo, uy, okay, delikado ka dyan. Naku, RTZ, nakatakas ka kanina pero this time, naku, na-doom. Mamamatay ka ata, naka-BKB pero na-doom nga, RTZ, wala kang pupuntahan. Body block pa. From PYW, kaso may buyback. Medyo questionable yun ha, para sa'yo ni Ramses, kaya try kumuha ng bounty na mag-isa lang. Uy, lumalandi pa si Ramses dun sa likod. I-creep skip lang, i-creep skip. Pero nagamit yung fortification. Pero Ramses, naka-linkin ba to? Wala. Wala siyang kahit anong... Hindi, pero nag-doom na eh. Hindi, pag nasa Sinister Gaze, pag na-hookstamp ka, o, diba? Pero wala naman na. Si PYW na lang nandito. Timing pa nga na maayos. Pero buhay pa rin yan eh. Nagugula lang to eh. Eh, kinulit din siya ni PYW. Kaso kailangan mag-buyback dito na kasi... Pero at least wala na yung kinakatukutan niya na skill, which is yung Doom. Basta makita niya yung Doom, talagang rekta na agad siya Shadow Dance. Yung Tempest double dito, hindi mo lang tumagal. Ramses almost dead. Yung bubble, kinamit dito. Pero, papasok lang sa loob yung Beach Gaming. And yung barco pag-zone out, nahuli pa nga si Fly. Ang katinong right clicks dito. Euros. Bilis lang bumasag. Kinamtune na pala ni Oring ano, leveler. Nasa kanya pala. Oo. Kaso Ramses, patay agad dito. Nasa Sinister Gaze, buyback agad gagamitin. Pero RTZ holding on sa kanyang buyback mga sir. And Beach Gaming looking towards the top lane. Dede-red-diretso na sila dito. Hindi na papabigil Beach Gaming. Masyadong matagal na daw yung farman. Palag-palag na daw mga sir. So, eto na nga yung swap. Oh, si Euros? Mamamatay nga ba? Pero may satanic eh. BKB, nakasatanic na rin. Fly will be taken down nga ba? And PYW will take him down. Pero si Ramses, buyback to kung sakasakali. Ito na si RTZ. Ay, dieback, I mean. Ito na yung bida daw. Ay na, dumilip na. Ang ganda na pala. Sa apat. Ito si RTZ. Hindi ko connect nga lang yung kanyang pounce. Bigay-bigay namin na PYW. Tatapo Ramses. Dieback dito sa likod. Swap coming from Fly. Pero Fly, madadamay pa ata. Euros, tinatryin yung tumakbo. Meron pa atang Aegis. Wala na nga. Pero may satanic pa. Mga sir, ganda na naman. Avalanche. Apat yung tatamaan. Beachy Gaming medyo on the defensive dito habang AG walang kinakatakutan. RTZ, nasa Sinister Gaze. Dieback. Ay, I mean buyback. Agad gagamitin. So,
also for VG Gaming. Sobrang ang kukunat lahat ng course dito ng VG Gaming. Oo. Walang namamatay. Yung support lang. Dyer's top tower. Si Euros, kahit na napapounce, still naapalag. Sir, 13,000 damage. Laki kay RTG, 10,000. Ang kati. Kahit na ma-focus kasi si, ano, si Ori, kahit na mahuli mo, nakasatanic siya. Saka kahit si Euros mahuli ng pounce, pumapalag na siya. Ay, ayun, sorry. Si Euros, hindi si Ori. Ayun, no. Pati. Like, kung tinan mo kasi yung item dito ni Slide, wala pa siyang damage item eh. Wait, papasok dito, eto na nga rin si Abed with ako the Doom. BK Beast na Doom. Si GG RTZ, patay ata si RTZ. Die back mga sir. This might be GG. Abed na lang ang natitira for EG. And they GG. Will call it. Napatap out nga ng BG Gaming. 2-0, sabi ko yun, BG Gaming. BG Gaming proving itong drop nila parang drop ng din ng game number 1. As long as pumili sila dito ng heroes na makukunat, yung talagang pang team fight na hero, yung pang ano ba, yung pang dikita, I mean yung pang ano, 5-man hero, talagang di kakayanin ng ano ng EG. And I think EG parang ganun ulit yung draft nila, parang ano lang muna sila yung in and out na hero, yung di yung talagang go lang ng isang beses tas mag-engage tas magba-back. Tingin ko kasi naging mali ng EG, nakipagsabayan sila ng farm sa BG Gaming. Siguro ganun din. And kasi ewan ko, maaga sa side, naman eh, maaga naka-item naman si ano eh, si RTZ. Sa side ng EG parang masyado sila naging passive yung laruan, parang puro sobrang passive. Parang puro dodge lang ng teamfight yung ginagawa nila. Kasi isipin mo, may tiny ka na pwede kang pumitas ka mid up to early to mid game. Meron ka ding pack na alam mo naman kung laloin mo si pack, may makita kang hero. Pwede mo i-commit agad Dream Coil. Pag may na-Dream Coil ka dyan, may kasama kang mga other players. Easy kill na yun. Wala nang takas yun. And may swap ka pa. Mm-hmm. Kaso, tignan mo, 13 kills over 29. Ito yung, kung titignan mo, ito yung mas aggressive na lineup eh, di ba? Mm-hmm. Dito, ano bang panghuli nyo? Wala masyado. X-Mark. Sabihin natin si Doom naka-blink, pero wala naman agad blink yan eh. Mm. Dito sa side nyo, di ba? Di ba nakikita mo si RTZ pag ganyan team fight, pag nakikita yung Doom, direkta shadow dance agad. Oh. Ganun katakot si RTZ. And sabi ko kanina, in and out yung heroes dito ng EG, kaso di nila na nagawa yun. And yung BG Gaming, talagang sobrang hirap pigilan pag magkakasama silang lima. Oh. Wala may pitas itong ano, heroes ng EG. Wala sila talaga mga pitas. Pero kasi, ang tinitignan ko din, kung papalag naman sila habang si Doom wala pa masyadong, nung nakadram pa lang siya, kaya naman nilang i-burst yun doon. May silence ka naman, may stun ka naman. Yung tipong hindi na siya makakabitaw ng ulti niya. Di ba? Tapos, yun yung nakikita ko sobrang ano eh, sobrang mali dito ng EG na parang masyado sila naging takot, no? Masyado nilang nirespeto yung BG Gaming. Eh sa Dota, minsan kailangan mo ng disrespect yan. No? Kailangan mo ng ano, pagiging lakas ng loob. Oo, balasubas kahit papaano. Oo, kasi parang pag nirespeto mo masyado yung kabilang team, ganun yung mangyari. Parang ginawa ng AG, farm na lang muna tayo, hindi natin sila kaya. Parang ganun. Siguro natatakot talaga sila dahil may Abaddon kasi. Parang na-break na ng BG Gaming yung pwede nilang gawin dahil sa isa lang hero, which is yung dahil Abaddon. Dahil sa Abba, siguro nga. Pero, yan nga, 2-0. Mga sir, BG Gaming will proceed to the upper bracket finals. Tama and ba? Yung EG. Habang EG, lalaglag na lower sino bracket. Sino kalaban nila? Wala pa yung ata. Kung sino man nalo sa Beast Coast. Tsaka sa Beast Coast saka IG, okay. Beast Coast and IG. So, yun na nga mga sir. VG Gaming will take this series 2-0. EG, malalaglag sa lower bracket sabay VG upper bracket finals. And last series natin. Maganda-ganda rin yung last series natin. Secret versus Alliance. So, mga EU teams natin dyan. Mm-hmm. So, yun na nga. Meron pa tayong last series, fourth series natin yun of the day. Kaya wag mo na kayong alis mga sir kasi Wombo Combo will be right back.